My God, I hate drugs. Pangulong Duterte, tiwala sa Marcos admin sa pagpapatuloy ng drug war sa bansa. Sinabi ni Pangulong Duterte noong Lunes, ika-6 ng Hunyo, na nagtitiwala siya sa susunod na administrasyon na ipagpapatuloy ang kanyang paglaban sa ilegal na droga, kung hindi, tapos na tayo bilang isang bansa. Ipinahayag ni Duterte ang kanyang babala sa isang pulong kasama ang kanyang mga miyembro ng gabinete nang ipahayag niya ang pagkabahala na, lahat ng bagay ay nagkakamali, na, wala ng tamang momentum para sa atin. Ito ay dahil pinayuhan niya ang mga alagad ng batas na huwag matakot sa mga makapangyarihang drug personalities. Sinabi ni Pangulong Duterte noong Lunes, ika-6 ng Hunyo, na nagtitiwala siya sa susunod na administrasyon na ipagpapatuloy ang kanyang paglaban sa ilegal na droga, kung hindi, tapos na tayo bilang isang bansa. Ipinahayag ni Duterte ang kanyang babala sa isang pulong kasama ang kanyang mga miyembro ng gabinete nang ipahayag niya ang pagkabahala na, lahat ng bagay ay nagkakamali, na, wala ng tamang momentum para sa atin. Ito ay dahil pinayuhan niya ang mga alagad ng batas na huwag matakot sa mga makapangyarihang drug personalities. Me, wala na ako. I will say nothing. Ang ayaw ko, baka may maiwan pa yung namumuliti ka pa rin. Or, you know, just plain criticize itong bagong administrasyon. You do not do that. President-elect Marcos would need the cooperation and help of everybody. We must give it to him. President-elect BBM, 623 na milyong piso ang nagastos sa kampanya, walang galing sa sarili niyang bulsa. Inilabas na ng kampo ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang Statement of Contribution and Expenditures ng susunod na Pangulo ng Pilipinas. Ayon sa kanyang SOCE na ipinasa na sa Commission on Elections ay gumastos si BBM ng mahigit 623,230,176.68 sa gitna ng kampanya mula ika-8 ng Pebrero hanggang ika-7 ng Mayo. Ang ilang bahagi nito katulad ng 371.7 million pesos ay cash donation mula sa kanyang mga taga-suporta habang ang 251.4 million pesos ay nakalista sa dokumento na Expenditures Incurred Using In-Kind Contributions. Ang ilang bahagi nito katulad ng 371.7 million pesos ay cash donation mula sa kanyang mga taga-suporta habang ang 251.4 million pesos ay nakalista sa dokumento na Expenditures Incurred Using In-Kind Contributions. Nakalistahan naman na zero o walang ginamit si Marcos na sarili niyang pera para sa kanyang kampanya. Halos 4 na beses ang laki nito sa nagastos ni Marcos noong 2016 election kung saan ay gumastos ito ng 140 million pesos. Pasok pa naman sa batas ang ginastos ni Marcos dahil sa hanggang 674 na milyong piso lamang ang maaring gastusin ng mga national candidates o 10 piso sa kada botante. Sa ngayon ay wala pa ang listahan ng mga nagbigay ng pinakamalaking donasyon para sa President-elect. Wala pang pahayag ang kampo ni Marcos tungkol sa inilabas nilang SOCE. Tila wala rin pag-asa na masuspende ang excise tax ng langis sa pagpasok ng administrasyon ni President-elect Bongbong Marcos. Tutol dito ang kanyang incoming finance secretary na si Ben Diokno. Sa programang The Source, sinabi ni Diokno na sa halip na alisin ang fuel excise tax, magbibigay sila ng tulong gaya nga ng subsidy at discount programs. When you cut taxes on fuel, what will happen is that it will benefit everybody, the rich, the poor, the middle income, and when there's a need to put it back, restore the cut because the things have normalized, it's very difficult, you know. It's difficult to push such measures before Congress. So I think this is a wrong move to cut the taxes at this time. Sinabayan ng protesta ng ilang tsuper ang big time na taas presyo sa petrolyo ngayong araw. Higit 6 na piso sa diesel, halos 3 piso sa gasolina at higit 5 piso sa kerosene. Panawagan ng isang transport group sa gobyerno
Pakinggan sila dahil ilang buwan na silang halos walang kita. Mula sa Quezon City, magbabalita ng live ang aming correspondent na si Amor Santos. Amor, anong sitwasyon dyan? Well, Pinky, pumalo na nga sa higit kumulang 80 pesos kada litro ang presyo ng produktong petrolyo. Sa isang gasolinahan nga dito sa Quezon City kanina, naabutan nating pinapalitan yung karatula ng presyo pasado alas 6 ng umaga, 79 pesos at 10 centavos na kada litro ng diesel, habang 75 to 76 pesos kada litro ng gasoline. And sa isa pang gas station, pumapatak 81 to 84 pesos na ang mga ito. At dahil dito, nagprotesta ang mga transport group or ang transport group na Piston, kasama ang ilang grupo ng kabataan at manggagawa. Panawagan nila suspindihin ang excise tax kahit 6 na buwan lang para mapababa ang presyo ng gasolina. At sa mga nalalabing araw-raw ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pwesto, gusto nilang magpatawag siya ng special session ng Kongreso para ibasura ang Oil Deregulation Law para raw mas makontrol ang presyo. Ayon sa Piston, wala silang ikinakasang tigil pasada sa ngayon. Pero may mga tsuper na hindi na talaga kayang bumiyahe. Na pipilitan na huminto pansamantala. Ayaw man, ayaw mang gawin. Pero dahil nga yung hindi sila kakumikita, sabi nga natin, ang kita ngayon ng driver halos 300 pesos na lamang sa loob ng 16 to 18 hours na napamamasada. Ay tumas pa ng 6 pesos ng 50 centavos, baka maiuwi na lang ng mga driver at 200 pesos na lang. Ang 6 pesos na flat rate na excise tax plus yung 12% VAT na pinapataw ng gobyerno additional on top of that ay kayang ibaba minimum 6 pesos hanggang 24 pesos ang presyo ng langis. Gusto namin magbalik paaralan. Pero what are the practical concerns na kinakaharap namin? Presyo ng pagkain, presyo ng pamasahe, di ba? Yung unbearable living cost. Patuloy din ang panawagan ng mga manggagawa para itaas ang daily minimum wage sa 750 pesos sa buong bansa. Hamon nila sa Administrasyong Marcos, gawing prioridad ang suliranin ng mga tsuper at consumer. Balik sa iyo. Amor, isa ang pagbibigay, di ba, ng fuel subsidy nga kung tawagin. Yun yung ginagawa ng gobyerno para kahit papano maibsan yung taas presyo ng petrolyo. Pero hindi ba nagka-delay sa pamamahagi nito? Ano na ba ang update? Kasi may balita, yung iba talaga nakatanggap, yung iba naman talagang hindi. Yes, Pinky, ayon kay LTFRB Executive Director Christina Cason, higit 200,000 na raw ng mga drivers at operators na may prangkisa sa LTFRB ang nakatanggap nung 6,500 pesos na fuel subsidy. As of June 6 daw yan, kahapon. Pero 75% lang yan nung kabuuang bilang nung mga targeted beneficiaries. Dagdag pa ni Cason na sa 20,000 delivery riders na rin yung nakatanggap ng ayuda, habang yung mga tricycle drivers naman makakatanggap na rin daw ng fuel subsidy simula sa susunod na linggo. It's important to note also, Pinky, na unang tranche pa lang yan ng fuel subsidy at dapat tapos na yan noong Marso. And meron pang second tranche ng fuel subsidy. Initially, ipinangako ito para sa buwan ng Abril. Pero next month na daw, Hulyo daw ito, posible or targeted na masimulan. Pinky. Mabuting hinighlight mo yon, Amor, dahil talagang alam natin, dalawang tranche, isa March, tapos yung sunod, April, hindi ba? Pero sabi mo nga ngayon, dahil sa mga delay, yung March, hindi pa natatapos dahil may kulang pa na 25%. Tapos yung second tranche, ayun na, sa July daw matatanggap. Sana maayos ito sa lalong madaling panahon. Maraming salamat sa iyo, Amor Santos, nagbabalita.